guys, this is Burns and welcome back to my channel. So bago ko simulan yung vlog ko, shout out kay Christian Velasco, Glenn Trinidad at Jeff Bueno. Happy New Year mga Lodi and salamat sa suporta nyo. So gusto ko lang i-share sa inyo itong nabili kong affordable na keyboard stand and sustain pedal. So backstory muna tayo ng konti. Yung keyboard ko, nabili ko siya about siguro 2 years ago na, pero less than 10 times ko pa lang siya nagamit kasi wala akong maayos na pwesto, wala akong stand, wala akong sustain pedal, or in short, tinatamad ako mag-setup. So dahil nakabili na ako ng keyboard stand at automatically nakapwesto na siya dito sa kwarto ko, so sana, hopefully, sipagin ako mag-practice para gumaling-galing naman ako. So ito na nga, after long search, nakahanap din ako ng mura na keyboard stand. So nung unang search ko kasi, yung nahanap ko parang worth 1,500 siya. So mahalaga, syempre tipid tayo. So naghanap ako ng mas mura. Nakakita ako ng 700, parang 700 ganun. So okay na pero medyo mahal pa rin. So from 1,500 to 449, so ang laki ng difference. So yun ay nakita ko na pinakamura kaya binili ko na siya. So ito siya. The original price is 449 pero guys, nakuha ko lang siya ng 349 kasi sinakto ko siya ng out ng 1212, so free shipping. And then yung mga naipon ko na Shopee coins from cashback, ginamit ko siya dito. So in total, nabili ko lang siya ng 349. So di ba? Malaki yung na-save ko. So ganun lang. Pero guys, based pala sa review nito, okay naman daw siya. Pero ang problem lang is wala man lang daw manual or instruction kung paano bubuuhin. So kailangan natin ng high level common sense para buuhin ito. Yun. So babalikan ko kayo kapag nabuo ko na siya para ipakita yung finished product or para makita natin kung swak ba siya sa budget na 349 or 449. Okay. And guys, aside from keyboard stand, may isa pa akong binili. Ito. Ito naman yung sustain pedal. So, sa Shopee ko rin siya nabili for only 260 pesos. Nag-search ako, ang usual price nito is 500 to 700. So, since nakakita rin ako ng mura at mukhang okay naman, so, ito yung binili ko, 260. Itatry ko rin to para makita nyo rin yung difference nung may sustain pedal at wala. Or kung okay ba siya sa 260 pesos. Okay? Okay. So guys, ito yung laman ng box. Ayan siya lahat. So, confirmed na walang manual kung paano bubuuhin. So, ayan. Nagtatry na ako buuhin siya. Balikan ko kayo for the finished product. So, ito na yung final product natin, guys. Madali lang pala siya buuhin. Kumbaga sa puzzle, eh, pag nakita mo yung actual picture, pwede mo nang gayahin. Ayan lang. So far, for me, it's good. Isi-set up pa lang yung piano ko. So, na-set up ko na ang aking keyboard using the keyboard stand na binili ko. Ayan. And then, gamit ko na rin si sustain pedal. So, check lang natin kung legit siya. Kung gumagana si sustain pedal. Okay. So, ito yung sound niya kapag walang sustain pedal. And ito naman siya kapag may sustain pedal. Ito yung wala. Meron. So, as you can see, legit naman siya and it's good. So, that's it for today. Thank you so much for watching. Happy New Year to all of you and
See you on my next vlog. Bye!